Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para ipakita sa inyo ang kakaibang pagluluto ng pinaputok na gyempo. Narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Simpleng-simple lang po ito, konti lang ang ingredient. Narito po ang ating kakailanganing sangkap. Ito po yung aking pork belly. 1.5 kilos po ito. Gagamit po tayo ng 1 tablespoon pamintang buo, 3 pirasong dahon ng laurel, 1 cube, 1 tablespoon asin at 6 na butil na bawang. Heto po, nagpapakulo na po ako ng tubig para ipakita sa inyo kung paano natin siya pakukuluan. Lalagay ko po yung pamintang buo, dahon ng laurel, 1 tables na asin, 6 na butil na bawang, at yan pong 4 cubes. Ayan. Pakuluin muna po natin itong tubig para po pumasok yung lasa sa gyempo. Ito pong ipakikita ko sa inyo na paggawa ng crispy gyempo, medyo po kakaiba. Marami na po kasi kung lechong kawali, mga crispy na gyempo. Pero ito po ay medyo may kakaiba. Kaya po ipakikita ko sa inyo kung papaano. Ngayon po, heto po yung ating gyempo pork belly. Ayan, pakukuluan lang po natin siya ng 7 to 10 minutes. Kukuluan lang po natin. Ayan. Masarap po ito. Isa na naman pong bagong recipe na aking ipakikita sa inyo na siguradong magugustuhan nyo. Okay. Babalikan po natin to after 10 minutes. Okay, after 10 minutes, heto na po siya. Patayin na po natin ang ating apoy. Atin po siyang patutuluin. Tutuluin po natin to hanggang sa matuyo. Okay? Ngayon po, pupunasan po natin siya ng tissue. Ayan, ganyan po. Paga pong tuyong-tuyo siya. Ayan, ganyan lang po. Ngayon po, para sa ating pinaputok na liyempo o crispy liyempo, ay gagamit po tayo ng oven. Ngayon po, kung wala po kayong oven, pwede po ang turbo broiler. Kung wala pa din pong turbo broiler, pwede na po natin gamitin yung talagang original na pagluluto na ibinibilad po sa mainit na araw. Bibilad po natin to ng 4 to 5 hours nating ibibilad. Okay? Ngayon po, na-preheat ko na po yung ating oven sa 210 degrees Celsius.
Ngayon po, may kalakihan po kasi itong ating liyempo, kaya i-oven ko po ito, i-oven ko po ito ng 30 minutes at sisilipin ko po after 30 minutes kung ano na po yung itsura niya. Ayan, lagay na po natin ang ating... Babalikan po natin to after 30 minutes. Okay, ngayon after 30 minutes, titingnan na po natin ang ating pork belly. Ayan, after 30 minutes, kung napapansin nyo po, ay hindi pa po nagtutuluan pa po yung moisture ng ating karne. Kaya po, i-oven po ulit natin siya another 30 minutes, pero ibababa na po natin ang temperature. Gagawin po na po na 180 degrees Celsius ang ating oven. Okay? Okay, babalik po tayo after 30 minutes. Ngayon, after 30 minutes ulit, sa mahinang temperature, heto na po ang ating liyempo. Ayan! Ayan na po ang ating liyempo. Hindi pa po ito masyadong malutong. Kung mapapansin nyo po, ayan, dry na po yung kanyang balat. Ayan, tulong-tulong na po lahat yung kanyang katas na tubig. Ayan. Okay, ngayon po, ang next step natin, magpapainit po ako ng mantika. Kailangan po hindi lang mainit, talaga pong yung mainit na mainit. Ayan. Okay, ngayon po, balikan po natin to pag talagang umuusok na siya sa init. At ipakikita ko po sa inyo kung paano pa-crispihin o paputukin itong ating pork belly. Okay? Okay, ngayon po, mukhang mainit na talaga at umuusok-usok na, pero check pa din po natin. Ayan. Mainit na po talaga yung ating mantika. Ayan. Okay, ngayon po, atin na pong pa-crispihin ang ating pork belly. Ay! Okay. Umpisahan na po natin. Ayan. Ayan. Tingnan lang po natin. Ayan po. Nag-umpisa na po siyang. Nakita nyo naman po. Napakaganda. O, di po ba? Ayan, ganyan lang po ang gagawin natin pagpapakrispy. Ayan. Thank you.
ganyan lang po. Napakaganda po talaga. Ayan, okay na po ito. Lalagay na, oh, lalagay na po natin. Natalsikan pa po yung aking anak na nagbibideo. Ayan. Okay, babalikan po natin to para ating nang i-chop at ready na po ito para sa ating pananghalian. Late na nga po. Okay, slice na po natin. Talaga naman pong crispy talaga. Oh. Ngayon po, umpisahan na po natin kasi po mainit pa. Slice na po natin. Talaga naman pong napakalutong. Tingnan nyo naman. Talaga naman po. Malutong po pero juicy po sa loob. Talaga naman. Ayan, huwain lang po natin. Napakalutong po, napakaliit po nitong aking ayan, ganyan lang po. Ang sikreto po pala, magaang na kamay na paghiwa. Oh, talaga naman po. Ganun po pala. Ayan, ganun pala. Nako, talaga naman pong crispy at juicy talaga. Oh, tingnan nyo naman. Talaga naman pong napakasarap. Okay. Lalagay na po natin to sa serving plate at tikima na po. Okay, ready na po itong ating crispy pork belly o pinaputok na liyempo. Ngayon po, tikim man portion na, medyo po ang ngipin ng ating lola yay, medyo hindi na po original. Kaya tatawagin ko po yung anak kong napakahilig sa lahat na ata ng crispy. Basta baboy, okay? Okay, heto po, kahit po bagong gising dahil po nagtatrabaho, wala pong bagong gising dito. Anak, lika, tikman mo tong ating pork pinaputok. Ayan, heto po yung aking anak. Ayan. Napakadami pong balbas. Ayan. Sarap! Lutong! Pampabata. Oh, dito ba? The best. Oh, ano ang lasa? Yung juicy ba? Ang lutong ng balat, pagkatapos yung laman, sobrang lambot. Paano to? Ay, iyan ang panoorin mo kung paano ko ginawa.
Okay. Panda pala, kanina pa ako gumising. Tangayin ko na ito ah. Bye-bye. Oh, yun po yung anak kong talagang napakahilig po sa lahat po ng crispy. Oh, eto na po. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-like. And don't forget to share and subscribe. Okay? Tara! Tikman na natin! Baboon!